Welcome po muli sa ating YouTube channel. Hindi pa tapos yung cookie series natin guys, kaya ngayon gagawa tayo ulit ng New York style cookies. Tatawagin din natin ito ng dough cookies kasi dalawang flavor itong gagawin natin na pinag-isa natin sa isang cookies. Ayan din, pwede din natin siyang lagyan ng iba't ibang filling. Ayan, napakadali lang itong gawin guys, at kahit beginner pa lang dyan pwede nyo itong gawin. Kaya huwag na natin patatagalin yan, tara umpisahan na po natin. Ang una natin gagawin ay yung ating chocolate flavor na cookie dough. Ayan, dito sa ating bowl nilagay ko na yung ating dark brown sugar, white sugar, at saka yung ating cold butter. Ayan, dapat cold yung butter natin guys, yung galing lang sa fridge. Then ibit lang natin ito ng mga 2 to 3 minutes hanggang sa mag-well combine lang yung ating sugar at saka yung ating butter. Hindi natin kailangan dito guys na hanggang mag-pale yung kulay niya. Kailangan hanggang sa mag-well combine lang yung sugar at saka yung butter natin para hindi natin siya, iwasan natin ma-overmix yung ating butter at saka yung ating sugar. Kapag ganito yung texture niya, pwede na ito guys. Ilagay na natin yung ating 1 large egg at saka yung ating vanilla. Then ibit lang natin ito ulit or i-mix lang natin siya hanggang sa mag-well combine lang sila. Then huwag natin kalimutan i-scrape lagi yung side ng ating mixing bowl para mahalo pong maigi pati yung nasa ilalim. Ayan, kapag nahalo na natin maigi, isunod na natin ilagay yung ating mga dry ingredients. Ayan, sasalain lang natin ito guys para maiwasan natin yung mga buo-buong flour. Ayan, nilagay ko na yung ating all-purpose flour, baking powder, baking soda, yung ating konting cornstarch, at saka yung ating cocoa powder. Ayan, maglagay tayo ng cornstarch dito guys kasi isa siyang tumutulong para magiging soft and chewy yung ating cookies. Then dito sa pinaglagay natin ng cocoa powder guys, nilagay ko na yung ating chocolate chips at saka yung ating white chocolate chips. Ayan, then kumuha ako dito ng konting dry ingredients, mga 1/3 cup guys, para i-coat natin yung ating chocolate chips para hindi siya mag-slide kapag i-bake na natin yung ating cookies. Then i-mix lang natin ito hanggang sa ma-coat na lahat ng ating chocolate chips. Set aside lang muna natin ito. Then dito sa ating bowl, i-mix na natin ngayon yung ating cookie dough. Ayan, cut and fold method lang guys para hindi natin ma-overmix. Hindi na ako gumamit dito ng mixer. Ayan, spatula. Ito pala yung cocoa powder na ginamit ko guys, special dark. Mas maganda kapag dark cocoa powder yung gagamitin natin kasi maganda yung kulay ng ating cookies. Ayan, pero kung wala naman kayong dark, pwede naman yung unsweetened lang. Then pwede rin kayo mag-add guys ng konting black food coloring kung meron kayo para mas matingkad yung kulay ng ating chocolate cookie dough. Then dito guys, gumamit ako ng gloves dito, then hinalo ko na siya gamit ang aking kamay para pati yung nasa ilalim kasi medyo mabigat na siya guys kapag spatula lang yung gagamitin natin. Dapat ganito yung magiging texture ng ating cookie dough. Ayan, na kaya natin siyang buhatin guys, ayang buong-buo siya. Ayan, kasi dahil dun sa butter na ginamit natin, dahil cold butter yung ginamit natin, ganun yung kapag gumagawa tayo ng New York style cookies. Ayan, pwede natin siyang ihulma agad kapag cold butter yung gagamitin natin. Then, sunod naman natin gagawin ay yung ating chocolate chips cookies. Ayan, same procedure lang din guys. Nilagay ko na yung sugar at saka yung ating butter dito sa ating bowl. Then, i-mix lang natin ito ng mga 2 to 3 minutes ulit hanggang sa mag-well combine lang yung sugar at saka yung butter natin. Dito guys, light brown sugar na yung ginamit ko dito para hindi ganun ka-brown yung chocolate chips cookies natin. Then ilagay na rin natin yung ating egg at saka yung ating vanilla. Then ganun lang din guys, i-mix lang natin ito ulit hanggang sa mag-well combine lang sila. Scrape lang din natin yung side ng ating mixing bowl para ma-mix po natin maigi yung mga ingredients natin. Tandaan natin guys, bawal po natin i-overmix yung ating pag-mix natin ng ating butter at saka ng ating sugar. Basta kapag nakikita nyong nag-well combine or na-absorb na ng sugar yung ating butter, ayun, pwede na yun guys. Then ilagay na natin ngayon yung ating mga dry ingredients dito. Kung gumamit ako dito guys ng cake flour, pero kung wala kayong cake flour, pwede kayo maglagay ng cornstarch doon sa inyong all-purpose flour. Ilalagay ko mamaya doon sa description box yung measurement kung ilan yung ilalagay nyo. Then dito guys, nagbukod lang din ako dito ng dry ingredients natin para dito natin ilagay yung ating chocolate chips. Same lang din dun kanina guys, i-coat din natin yung ating chocolate chips ng ating flour para ganun din, hindi siya mag-slide kapag i-bake natin yung ating cookies. Then i-mix lang din natin ito. Then naglagay ako dito ng almonds. Ayan, chin-up ko lang siya. Pero kung wala kayong almonds, pwede kayo maglagay ng walnuts or kahit anong nuts na meron kayo. Kung wala naman, pwede kahit chocolate chips lang yung ilalagay nyo dito guys. Then i-mix lang din natin ito hanggang sa mag-form na siya ng dough. Cut and fold method lang din yung gagamitin natin. Ayan, then pwede rin natin siyang i-mix gamit ang ating kamay. Mag-gloves na lang tayo.
Ayan, medyo mabigat na siyang i-mix, kaya gumamit ako ng gloves dito para haluin siya gamit ang aking kamay para mas mabilis natin siyang ma-mix. Basta hanggang pagka wala na tayong nakikita ang mga dry flour, ayan, pwede na yun guys. Huwag nyo siyang masahin guys ha, ayan, ipipress-press nyo lang siya hanggang sa ma-absorb lang yung flour. Kasi kapag mamasahin nyo siya, ma-active yung gluten dun sa flour, magiging makunat yung inyong cookies. Ayan, kapag ganito na siya guys, ayan, pwede na ito, dapat ganito yung magiging texture niya. Kaya kailangan kung gusto nyo i-form agad or ihulma agad yung inyong cookies, gumamit tayo ng malamig na butter or cold butter para pwede natin siyang ihulma agad pagkatapos natin siyang i-mix or gawin. Then ito na yung ating dalawang flavor ng cookie dough, yung ating chocolate chips at saka yung ating chocolate flavor na dough. Ayan, nagtimbang lang ako dito guys una, nag 35 grams, ayan, bali 70 grams yung dalawang flavor. Ayan, tinry ko lang muna siya kung gaano siya kalaki. Then ayan, ganito lang din yung gagawin natin guys para magiging parang marble effect yung ating cookies. Ayan, pag sasamahin nyo yung dalawang flavor, then ayan, putulin nyo lang siya. Then gayahin nyo lang yung ginawa ko guys. Then ilalapad lang natin siya ngayon. Ayan, para lagyan natin ng filling. Pero kung ayaw nyo siya lagyan ng filling guys, pwede naman i-form nyo na siya or ihugis nyo na siya ng bilog. Ako dito kasi may natira akong chocolate ganache guys. Ayan, nilagyan ko siya ng filling. Pwede rin kayong gumamit guys ng Nutella. Kailangan i-frozen nyo muna yung Nutella. Ayan, mag-scoop kayo sa baking paper tapos ilagay nyo siya sa freezer na mga 2 hours or hanggang sa mag-solid lang siya or tumigas lang siya. Ayan, pwede nyo siyang ilagay na palaman or filling sa inyong cookie. Ayan, ayan guys, same lang din na dun sa ginawa natin mga cookie before. Ayan, maglagay tayo ng parang tusok-tusokin natin siya para magkaroon siya ng rustic look yung ating cookies kapag i-bake natin siya. Then same procedure lang din yung una nating ginawa kanina guys, bali 70 grams yun. Then itong pangalawa, medyo nilakihan ko siya konti, ginawa ko siyang 80 grams, bali tag 40 grams kada isang flavor. Kung gusto nyo naman na isang flavor lang ng cookie yung gagawin nyo guys, pwede naman halimbawa kapag chocolate cookies lang yung gagawin nyo, pwede rin yun lang yung gagawin nyo, pwede rin itong chocolate chips lang din yung gagawin nyo. Nasa inyo na po yun guys. And, pero mas masarap itong combination na to guys, itong chocolate chips at saka yung chocolate cookies. Then ayun, same procedure lang guys, ilalapad lang natin siya, then ilagay na natin yung ating filling. Tandaan natin guys, kapag ka naglagay tayo ng mga filling, kailangan frozen siya or matigas siya guys, kasi kapag ka malambot siya, mahirapan po tayo mag-sealed ng ating cookies. Then ayun guys, tusukin lang natin siya ng konti, huwag naman masyadong asing malalim. Basta magkaroon lang siya ng pattern, pero hindi naman masyadong malalim talaga yung butas guys. Basta may ano lang siya, may konting design na siya. Mas maganda kasi yung cookies natin kapag hindi siya yung perfect look talaga, yung bilog na bilog. Mas maganda siya tingnan kapag yung medyo baku-baku yung cookies natin. Then ayan guys, same procedure lang din doon sa mga natira pang cookie dough natin. Then ayan, gagayahin nyo lang guys kung ano yung ginawa ko para magkaroon siya ng marble effect. Then ayan, kapag ka nabilog na natin lahat, ayan, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating container. Ayan, meron tayong container dito guys na pang cookies din. Ito din yung nakikita ko guys sa mga TikTok or sa mga Reels na yung mga gumagawa ng New York style cookies. Then ayan guys, nag-add pa pala ako dito ng white chocolate chips sa ibabaw. Ito naman ay optional guys, pwede nyo na siyang hindi lagyan. Ayan, pero ako naglagay ako dito kasi ito paborito ng mga kids ko. Talagang kaya lagi akong gumagawa ng mga cookies guys kasi paborito ito ng mga junakis ko. Kapag may school sila, binabaon nila ito, kaya nag-i-stock din ako sa freezer nito. Then ilagay na natin ito ngayon guys sa kahit sa chiller lang mga 3 to 4 hours bago natin siya i-bake. Or kung nagmamadali kayo guys, pwede nyo siyang ilagay sa freezer ng 2 hours bago nyo siya i-bake. Then ito naman isang flavor guys ng filling natin. Ayan, itong biscoff natin galing ito sa chiller kaya medyo matigas siya. Ayan, then mag-scoop lang din tayo dito ng mga 1 tablespoon na pwede rin natin. Masarap ito guys, ito yung pinakagustong filling na nilagay ko dito. Kasi balance lang yung tamis niya, yung may pagka nutty flavor yung biscoff natin. Perfect siya dito sa chocolate dough natin. Then after 4 hours, ito na yung ating cookies. Ayan, napaka solid na niya guys at napaka tigas na niya. Dito guys, hindi na natin siya kapag galing siya sa freezer or sa chiller, hindi na natin siya kailangan ito. Ayan, idiretso na natin siya lagay dun sa ating baking tray na may baking paper. Ayan, then maglagay tayo dito ng space kada cookie natin para hindi siya magdikit-dikit kapag ibibake na natin siya. Then ayan, itong mga natira guys, kapag hininaan mo na natin siya gagamitin, pwede natin siya ibalik muna sa chiller para hindi siya lumambot.
Then ito na yung ating cookies, guys. Binake ko pala ito sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius ng 15 to 16 minutes. Then kapag kakain na natin siyang buhatin, guys, ililipat na natin siya ngayon dito sa cooling rack para palamigin siya. Huwag natin siyang buhatin, guys, kapag kabibake lang kasi malambot pa yung ating cookies na kailangan na medyo malamig na siya kasi magseset pa siya, guys, habang lumalamig siya. So kailangan huwag natin piliting buhatin kapag mainit pa yung ating cookies. Then ito na siya, guys. Ayan, malamig na ito. Ayan, nagset na rin siya. Papakita ko lang sa inyo, guys, yung texture niya sa loob. Napaka-soft and chewy ng ating cookies. Ayan, kitang-kita naman natin, guys. Iwasan natin ma-overbake pala, guys. Kasi kapag ma-overbake natin yung ating cookies, sobrang tigas na niya, guys, kapag lumamig siya. So, kailan kapag after natin siya ma-bake, medyo malambot pa yung center niya or yung gitna ng ating cookies. Then, ito naman, guys. Ito yung nilagyan ko ng cream cheese. Ayan, tira ko lang din yung cream cheese na karaan nung nag-bake ako ng cake. Ayan, then nilagay ko lang siya sa freezer. Ayan, dito, guys, pwede tayo mag... pwede natin siyang laruin, guys. Pwede tayo maglagay dito ng iba't ibang filling kung ano man yung gusto nating ilagay na palaman dun sa ating cookies. Pero kung gusto nyo na hindi kayo mahirapan, guys, ayan, bumili na lang kayo ng Nutella, then scoop nyo lang siya sa baking paper, ayan, and then patigasin nyo na siya dun sa freezer bago nyo siya ilagay sa inyong cookie dough. Pero kahit walang filling yung ating cookies, guys, masarap na siya. Ito, nilagay ko lang siya dito sa ating packaging, ayan na. Gaya ng sinabi ko nakaraan, guys, ang benta ko sa aking cookies, ayan, 10 pesos per gram kasi mahal din ang butter, mahal ang chocolate. Halimbawa, kapag 50 grams yung gagawin yung cookies, ayan, pwede nyo siyang ibenta ng 50 pesos kasi gumagastos pa tayo dito ng packaging dito, guys, yung sticker, ayan. Pero ito naman, guys, ay base dun sa mga ingredients na ginagamit ko kasi hindi po tayo pare-pareho ng area, guys. Magkaiba po yung pressure natin. So, mas maganda kung mag-costing po tayo. Then, ito naman yung nilagyan natin ng Lutus Biscop Spread. Ayan, mas masarap ito, guys. Ito yung paborito kong feeling na nilagay ko dito sa ating cookies. At saka, stable siya, guys, kapag nilagay natin siya. Ayan, hindi siya kumakalat. Ayan, sana may natutunan kayong bago ngayon dito sa ating ginawang video. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Marami pa tayong abangan ng mga recipes. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.